Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa Budshot Properties Channel. Ako po si Buds, ang inyong makakasama para sa ating virtual viewing. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking i-upload. Tara na po! Ito po ang frontage ng property na i-offer namin sa inyo ngayon, mga kapraps. Yan po ay may sukat na 80 meters frontage at dikit na dikit po sa National Highway. Okay, magsisimula po tayo dito sa boundary. Baybayin po natin ang frontage. Sundan nyo lang po ako. Itong direksyon na ito ay papuntang Calamba, Laguna. Tapos ito po ang isa sa mga gate ng property, mga kapraps. Yan, may dalawang gate po kasi ito. Ang sukat ng property na ito ay 2.6 hectares na matatagpuan po natin sa Pila, Laguna. Titled property. Ang property na ito, mga kapraps, ay may dating school at may sakop din po ito na maliit na simbahan. So dire-diretso lang po tayo at ipakita ko sa inyo ang boundary ng property na ito. Meron po itong boundary na irrigation. Ayan po, napakahaba ng frontage nito. Kung sakaling kayo po makabili, pwede nyo po itong tayuan ng kahit anong negosyo. Kasi katabi lang po siya ng National Highway, marami pong mga pwedeng itayo tayong negosyo dito. Kung sakaling maging interested po kayo sa property na ito, mga kapraps, meron po tayong mga number na nandyan sa kaliwang bahagi ng inyong mga screen. Meron pong Facebook Messenger, Viber at saka cellphone number. Para po sa mga karagdagang detalye pa, pwede nyo po kaming makontak dyan. Ayan po, may access na rin tayo ng kuryente at saka tubig dito. Ang daming dumadaan. Tapos marami pong mga kapitbahay na dito, mga kapraps. Marami na kasing bahayan ang mga katabi ng property na ito. Okay, ito po ang boundary niya. Dito sa may tulay. Yan po ang irrigation. Yan po ang pinaka-boundary ng property, ang irrigation. Tapos yan po ang loob ng property, mga kapraps. Okay, balik na po tayo. At papasok tayo doon sa loob. Ang Pila, Laguna po ay katabi ng Santa Cruz, Victoria, Calawan. So ang Santa Cruz, Laguna po, yan na ang pinakakapital ng Laguna. Nandun po ang Kapitolyo. Tapos may mga kalapit na rin po ng mga mall, mga college po, school, tapos mga hospital, mga kapraps. Kung sakali naman po kayo naghahanap ng mga ibang sukat ng property, pwede po kayong tumingin sa channel, panoorin nyo po ang mga nakapost natin. At kung sakaling may magustuhan kayo, kontakin nyo lang po kami para malaman nyo kung available pa ang inyong napili na property, mga kapraps. Ang presyo ng property na ito ay nandyan po sa title ng video at saka sa description box. Pati yung karagdagang detalye, pwede nyo po kaming kontakin, mga kapraps. Okay, ito po yung pangalawang gate. Dito tayo papasok. At
ikutin po natin ang property. Okay, habang kayo po ay nagpapahinga at nagre-relax sa inyong bahay mga kaprops, tara po, sundan nyo lang po ako dito. Okay, ito na ang pinakabungad. Meron ditong mga building na nakatayo sa loob ng property mga kaprops kasi dati nga po itong school. Tapos ayan po ang National Highway. Napakaliwalas po ng hangin dito kasi may mga puno. LTO ng bayan ng Pila. Tapos sa banda rito mga kaprops, ipakita ko sa inyo, mayroon po siyang dating fish pond, palaisdaan. Tapos ayan po ang isa sa mga building na sinasabi ko. For renovation na po yan mga kaprops. Okay, nandito po banda ang fish pond. Kung sakaling kayong makabili, pwede nyo po yung ibalik uli, buhayin ang fish pond. Ayan po. Yung kabila, may mga water lily ng mga kaprops na natumutubo. Diretso po tayo banda roon. Ayan po, may mga maliliit na kubo. Kubo na pwedeng pahingahan mga kaprops. Relax, relax. Ang kagandahan nito mga kaprops, ang Pila Laguna kasi ay malapit lang din po sa Metro Manila. Siguro nasa mahigit 2 oras lang po ang biyahe. Tapos ito naman po ang isa pang o yung kabilang bahagi ng fish pond na pinakita ko kanina. Ayan po ang mga water lily, may mga tumubo ng water lily. Pwede pong inyo uli yung gawing fish pond, buhayin nyo lang po. Okay, diretso naman tayo doon sa bandang likuran ng property. Yan po ang maliit na simbahan mga kaprops. Tapos yan po, may mga maliliit na building dito. So karamihan po ay mga sira na. Kaya for renovation na po ito. Kung sakaling kayo po ang makabili, kung ano mang negosyo ang itatayo nyo dito mga kaprops, pwedeng pwede po dito. Patag na patag ang lupa, ayan po. Okay, diretso tayo sa bandang likuran. So ang inyong mga sasakyan dito, pwedeng pwedeng ipasok. Lawak nito, 2.6 hectares po ito. At may frontage po ay nasa 80 meters. Napakalapad po ng frontage. Tapos mayroon dito mga fruit bearings din sa loob. May nakita tayong mga santol. Mayroon din itong rambutan. Tapos itong mga kaprops, may prutas siya na parang atis. May mga kawayan din po sa gilid. Yun. Kaimito, may kaimito din dito mga kaprops.
Kung sakaling gusto nyo magtayo dito ng resort, ayan, napakaganda nito mga kaprops. Kasi katabi lang po siya ng irrigation din. Kung sakaling magtanggal kayo ng tubig, diretso po din sa irrigation na. Ayan, may mga halaman din po. May puno din ng mangga. Mayroon din itong puno ng langka. Tapos may mga bahagi ng lupa na may mga garabaw grass mga kaprops. Tapos tingnan natin yung isa pang building, no? Medyo malaki po yan. Okay, dito po tayo. Ipakita ko lang po sa inyo ang loob ng building na ito. Ayan po. Parang maliit siya na kapilya mga kaprops. Ayan, ang puno ng langka. Nandito na tayo ngayon mga kaprops sa may likurang bahagi ng property. Tapos doon naman tayo sa may bandang gilid naman, sa kabilang gilid naman mga kaprops. Napakaganda nito kasi katabing katabi lang ng National Highway yan. Pantay na pantay ang lupa. May mga kabahayan na rin po sa palibot ng property na ito. Ayun, mayroon din siyang puno ng rambutan. Hanggang doon po mga kaprops, nakita niyong bahay na yun. Kasama po yun sa property. Tapos dito naman banda, mayroon siyang dating maliit na parang basketball court. Ito po, yung lagay ng ring. Ito yung maliit na court, basketball court. Ulitin ko lang po, ang property na ito ay matatagpuan natin sa Pila, Laguna. May sukat po na 2.6 hectares. Pwede po kayong magpatayo dito ng kahit anong negosyo kasi katabi lang po siya ng National Highway. Pwedeng apartment, restaurant, pwedeng magpatayo kayo ng gasolinahan o kung anumang naisip nyo negosyo mga kaprops. May mga tanim po ng mga fruit bearing sa loob. May mga santol, langka, may mangga, may rambutan.
at kung ano-ano pa mga kaprops na mga namumunga. So ang mga building dito po na iba ay puro renovation na. Medyo mga sira na po yung iba. Pero may mga iba pa naman na pwede pang i-improve. Ito po ay nasa bayan ng Pila, may frontage na nasa 80 meters. Ito po ay may dating school, tapos meron pong sakop ang property na maliit na simbahan. May access na po ng kuryente at saka tubig. Okay, nandito na tayo sa kabilang gilid ng property, mga kaprops. Tapos dito tayo lalabas sa isa pang gate. Kanina po ay doon tayo pumasok sa kabilang gate. Ngayon po lalabas tayo dito sa isa pang gate, mga kaprops. Dalawa kasi ang gate nito, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito po ang lalabasan nating gate. Napakalawak po ng property na ito. So sa mga interested po, kontakin nyo lang po kami sa mga number na nandyan sa kaliwang bahagi nitong video. So kahit anong negosyo, mga kaprops, pwedeng pwede dito. Okay, nandito na tayo sa labas, mga kaprops. Yan po ang National Highway. Sana po nagustuhan nyo ang property na in-offer namin sa inyo. So dito po ito sa Pila, Laguna. Naka-frontage po sa National Highway yan, mga kaprops. Kaya napakaganda. Okay, sa mga bago pa lang po sa aking channel at napadaan lamang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na available na i-offer po namin sa inyo. Maraming salamat po, mag-ingat po tayong lahat at God bless po sa ating lahat.